Hello guys, welcome back again to my YouTube channel. For today's video ay about sa mooring lines. Sa mga mooring lines, meron kaming mooring line management. So dito tinitingnan namin kung ang mga tali ng barko ay mga okay pa o kung hindi na, kailangan natong palitan o kaya itapon na ang mga luma. So dito guys, mayroon kaming officer in charge sa mga mooring lines. At siya ang nag-check nito kung maayos pa ang mga tali at kung kailangan ng mga maintenance dito. Ay kami naman ngayon ang gagawa. Kami mga e-splice or mayroon ang dapat i-cut. At napakahalaga na dapat na na-check ang mga tali. So tara guys, pakita ko sa inyo ang mooring line. Ayan, para sa mga subscriber natin na hindi nakaka-relate sa mooring lines. So mooring line, ito po ang aming tali. Ayan ang aming tali ng barko. Ayan, makikita nyo, ayan. Nakatali kami dito sa pier. Ayan ang mga tali. Dami, no? Saka yun sa kabila na barko, ayan. Nakatali nyo sila. So ayan ang mooring line. Kaya napakahalaga ng tali. So syempre ang barko ay patali sa pier, kaya kailangan talagang matitibay ang tali natin. At kung may mga ito ay luma na at talagang beetle na siya, na dapat palitan na rin para safe at secure ang ating barko. So ito na nga guys, binababa na namin sa pier ang mga lumang mooring lines tali. Ayan, ang haba ng mooring lines nito ay halos 220 meters ang haba niya. Kaya kailangan talagang lakas at talagang kailangan marami ring ahatak nito. Ayan, kita nyo naman, napakahaba nito. 220 meters. At ilalagay namin dun sa container ng mga basura. So, ito ay basura na. Masyado na siyang luma na o talagang marami na siya mga tama. So lalo na pagka mga rough sea o mga hindi magandang panahon, ang barko lagi nga nagalaw o magalaw dito sa pagkakatali mo dito sa mga ruler niya, sa pwede ruler, kaya lagi siya nakakaskas na. So yun, nakakawin siya ng mga damage. Kaya ayan, ang gagawin ay tapo na. Pero kung pwede pang isalba or kailangan pang pwede pang i-splice. Yan ito, makita nyo yan. May malaki siya doon sa unang gitna na yan. Yan, in-splice na yan. Kaya itong tali nito, mooring lines, ay talagang old na. Need na talagang garbage na. So, may mga pamalit na to. Kaya nagtatapon kami nito na may kapalit na. Hindi pwedeng itapon ng tali nang wala pang kapalit. So wala kang magagamit. So napakahalaga ng tali. At dito guys, mapapansin nyo, talagang kami naman ay sanay na sa kahahatak ng mga tali na yan. Dahil halos pag may mga standby kami, madalas namin hinahatak yan. So ayan, kahit gaano kabigat yan, more power pa rin. So pag lagi mong ginagawa, so parang magaan na sa'yo yan. Hindi na siya magbigat. Papasin nyo, ayan, parang paghatak-hatak nito, halos parang nag-i-enjoy pa nga kami. Ayan, parang naglalaro lang. Hatak ng hatak, sila ang hatak no more.
finally, ito na yung pinakadulo niya. Yung eyes. Ayan. Ay, ganyan siya kahaba. Ano? 220 meters. So, ayan ang dulo. So, lapit kami matapos. So, niro-roll pa namin yung dulo sa container para gamit pa rin ng space. At na may room, mayroon pang room para sa ibang mga basura. Ay, at last, natapos din. Kakapagod din pala. Okay guys, back to work. Kailangan matapos ko na itong tick railing. Sasandingin ko siya ng sasandingin. At after nito, a-applyan ko na siya ng varnish.